O, paano yung ating panawagan? Ilang araw na, ilang buwan na yun? Wala pa rin ba yung benepisyo? Wala pa po ka ba? Ano ba yan? Ngayon, by June 30 po, bababa na lang sa pwesto yung mga HRH at saka yung mga DOH na mga nurses namin, mga medtech, radtech, may mga nursing aid din, may mga nurses. Pero hanggang ngayon po, hindi pa nila nakukuha yung amount na aabot ng 34,000 na benefits nila, no? Ang tanong po dito, pagbaba po ni Secretary Duque, tsaka sino pa po ba ang hahabulin at makukuha po pa kaya nila yon mga benepisyong para dapat naman sa kanila, no? Antay-antay daw lang kayo. Paano po mag-aantay kung paano hindi na nga po nila inirin yung kabayan, hanggang June 30 na nga po. Kaya nga. Ay, paano yan? Abay, sana naman po makonsensya naman si Secretary Duque, no? Yung pondo niya, ang alam namin, pondo pa ng bayan niyan, acto yan, ba't hanggang ngayon po, hindi nila maibigay, saan po napunta yung pera? Jesus, Mario Joseph. Ilang araw na lang sila? 1, 2, 3, 4, 5. 5 days na lang. Ginamit na pambala pagkatapos ngayon, iiwanan na lang sila sa ere. Hindi pa makukuha yung mga benepisyong para sa kanila. Wala bang humaharap sa inyo? Wala po. Ang lagi lang naman sinasabi, pagka nagpapa-follow up din ang union sa management, wala nga daw pong pondong binibigay yung DOH. Kaya yung lung center, di rin naman namin masisi kasi nga, manggagamit naman talaga sa DOH yung pondo. Siyempre, kung wala nga naman pera ng lung center, ibibigay sa inyo kung wala binibigyan ng DOH. Opo, gustong-gusto man ibigay ng management namin, kaya lang wala nga pong pondong binibigay sa kanila, kaya wala din pong magawa. Kaya po kami nananawagan nga sa DOH. At sinasabi noon na matatama sa lahat ng mga headquarters yung mga benepisyong para sa kanila. Bakit po ito mga ito? Matatapos na. Bilang nasa daliri yung araw. No, nakakalungkot naman na bababa na sila. Waalis sila sa pwesto. Pagkatapos yung mga benepisyong pinaghirapan nila, tinayaan nila yung kalusutan nila, hindi nila tatamasahin. Hindi man lang makapag-iwan ang legacy. Opo, wala man lang din kagaya nun, wala man lang din pong sinabi si Secretary Duque o si Secretary Yusek Berhere na kung ano po ang plano nila dito sa mga taon to. Alam ko po at kausap ko yung presidente ng Alliance of Health Workers, no? Dahil kaisa rin namin sila, marami rin palang hospital na ganito na hindi lang pala kami nagkita. Oo, ang kinakatuyanan ni parang kulang sa papel na naman, requirements. Yun po, hindi ko maintindihan na kabaya ka ba? Kasi yun po, panahon-panong bayanihan acto, matagal na puntapos yung bayanihan acto. Ba't hindi pa po nagagawa ng solusyon yan? Ay, nako. Sige, kalampagin na lang natin lagi, LSR, ha? Opo, siguro po, hanggang sa susunod na mamumuno sa DOH, kung pwede nga lang pong manawagan ngayon sa darating na liderato, baka naman po i-extend pa si Secretary Duque para lang mabayaran itong mga hindi nababayaran benepisyo ng mga health workers. Ay, susay, kung sino man ang papalit sa kanya, yun ang kalampagin din natin. Di ba? Ganun na nga po. At kami po ay nagpapasalamat at nandiyan po ang yung programa, kabayan. Opo, opo. Kahit ano po, naririnig ang sentimiento ng aming mga problema ng aming mga health workers dito sa Lacseta at sa iba pang mga ospital.